maging ngayong umaga, iisang reaction nila nung makita po sa dyaryo ang mukha ni Alice Go at saka yung Alice Go before na siya ay mawala sa Pilipinas. Parang magkaiba po. Meron ba sagot dito? Kinonfirm naman po na si Alice Go po yan, okay, yung nandoon. Ang tingin ko lang ho, ang nangyari ho, parang nagtanggal ho siya ng salamin. Nagpagupit, yeah. Tapos, nagpagupit siya. Opo, tapos nagbago siya nung ano, nung hindi ho ba, pag politiko ka, may madalas kang sinusot siya ngayon, parang tinanggal niya ho yun eh. Ganun. So, nagbago talaga yung itsura. At saka wala na siyang makeup. Opo, wala na po siyang makeup. You know, malaking bagay ho yung tinanggal niya na yun. O, kaya yung ho, makeup. Nagbago yung itsura. Napansin lang ho namin, mas malaki ang mata ngayon. Oo, yun nga ho eh. Okay. Ay, alam ba ninyo kung nasaan siya ngayon sa Indonesia? Alam ko po, hawak pa rin po siya ng Indonesian authorities. Inaayos na lang po yung documentation niya as to kung siya po ba ay matutuloy na i-turn over dito sa ating immigration na Philippine Immigration Authorities din po. Kayo ba may alam ho tungkol dito sa sinasabi po na kagabi pa lumabas na ito na isang Australian na wanted ng drug smuggling na isang capital offense sa Indonesia ang hinihiling naman ng Indonesian government na pabalikin din o dalhin sa pabalikin sa Indonesia itong Australian na ito? Ano na po yan eh, matagal na pong hinihingi sa atin ng Indonesian. Okay. Opo. Authorities yan kasi ho malaki ho yung ano ho yan, capital offense po yung ginawang atraso niyan. Oh, death penalty yan sa Indonesia. Opo. Eh, naungkat na lang po yan ngayon kasi nga ho, parang gusto nila parang palit-ulo eh. pero wala naman hong confirmation na totoo nga ho yun. Lumabas lang po sa isang pahayagan o sa isang may matanggap na tekso ang ating mga reporter, ang sinasabi parang galing sa Department of Justice, pero afterwards ay dinilit din po. Pero kumalat na ho sa mga reporter. So sa pao ko, wala kayong kumpirmasyon kung hiniling na ng Indonesian government itong talagang Australian na wanted sa kanila. Wala naman po. Kagabi lang po, kausap ko po yung isa ho sa Indonesian dito po sa atin, sa embassy po. Okay. Wala naman po kami ng pag-usapan tungkol doon. Ang pinag-usapan lang po namin, yung mga Indonesian po, yung kay Alice Go ng pagkakahuli. And then, okay, yung mga Indonesian po na na-rescue namin doon po sa Lapu-Lapu, Cebu. Doon po sa ginawang raid ng Pogo. Di ba nag-request nyo Indonesian government opo din? Opo. Oo, nagpapasalamat nga po sila sa atin doon po sa ginawa nating pagtulong sa kanila. Oo. So, dahil marami pong Indonesian ang na-rescue doon. Opo. Wala akong kumpirmasyon kung totoo itong hinihingi ng Indonesian government ang parang palit-ulo, yung isang Australian naman na wanted for drug smuggling, isang capital offense doon sa Indonesia. Walang kumpirmasyon sa inyo? Oo, wala po. Di po kami nag-usap tungkol doon. Sa ngayon, ewan ko lang ho ngayong araw na ito. Okay. So, sa pagkakahuli po kay Alice Go, ay sino pa ho ang dapat ay hawak-hawak natin ngayon, maliban sa kanya? Yung isa hong importante para sa akin, kabayan, yung Duaren Wu. Yung kasama niya po sa picture na tumutulong po sa si Warren? Opo, yung ito lalaki ba yung po. Boyfriend ni Cassandra Ong? Hindi po yan. Ayan po yung parang pinaka-boss nila eh. Wu? Yan ho yung, opo. Si Mr. Wu? Opo. Ito yung binabanggit lagi ng mga resource person. Na Mr. Wu na siyang parang nagbibigay sa kanila ng instruction, di po ba? Opo, yun po ang gusto kong makuha eh. Tingin ko. At saka hindi lang naman ho ako tayo ang interesado doon, basta even yung international authorities po. Ganun ba? Interesado po siya dahil malaki ho yung participation nito at yung involvement nito sa money laundering, hindi lang ho dito sa atin but sa buong mundo po. Opo. Hindi ho ito yung sa iba pang mga Asian countries? Ito, yan na po yun. Yung ba yung sa Singapore? Kasama po rin yan. Yan po yung nasa Singapore ngayon.
na nagtatago din po 'yan eh. Nasa Singapore. Eh hindi ba wanted meron sa pong, meron po tayong meron po silang kasama sa Singapore. At yan kasayang si Duaren mo po. Isa ho 'yan sa isa sa hinahanap po natin 'yan. Na malaki po yung participation sa ay hindi ba siya hinahanap sa Singapore doon? Hindi ba siya wanted doon? Ah, hindi na. Ano po? Hindi po. Meron po tayong mga nahuli na po sa Singapore. Yun nga ho, yung sinasabi sa Singapore na involved po sa pinakamalaking money laundering scandal sa Singapore po. Nahuli, nahuli na po yun. Pero galing na, galing po sa atin yun. May, yun po yung mga isa sa nagpapatakbo ng mga puguhan dyan sa Pora. Ay, nasa na ho ngayon yun? Alam ko ho, nasa Singapore pa rin. Singapore na? Okay. Opo, opo. Okay. Sa pangyaring ito, mga kailan nung may babalik si sa Pilipinas si Alice Goh? Tingnan ko lang ho siguro anytime ho within the week or kung ipe-permit ho ng panahon, sama pa rin ho ng panahon, kaba. Kaya nga eh, umulan pa. Pero bakit to doon sila nagtatakbuhan sa Indonesia? Kasi doon din nahuli si Sheila Goh. Ano ho kasi doon eh, unang-una, hindi naman ho sila nagbibigay ng parang wala hong visa-visa naman po doon. Ano? Pwede naman pong pumunta tayo, passport lang po ang pe-present natin doon. May mga passport naman po yan. Opo. So, tapos hindi naman po sila wanted doon. Tapos wala pa rin po silang, ito, blue notice lang po naman ang ginamit nila dyan. Wala pa pong red notice. Pag red notice, so, talagang arestado ang mangyayari dyan. Until blue notice, puro parang monitoring lang. Not unless po, kabayan, na nag-violate po sila ng immigration laws. Ano? Siguro kaya ho, yun so, parang yun ho yung initial violation. Kung magbabiolate sila ng immigration laws dun sa bansa na pinuntahan nila. Opo. Ito pong mga tao na ito ay bakit... kala ko po ay aalis sila ng Indonesia at pupunta sa China or sa ibang bansa? Ibang bansa pa sa Asia? Ang alam ko po sa China, hindi na po sila makakapunta. Hindi na pwede. Doon. Okay. Opo. Iniisip ko na lang po, talagang tatalon-talon na lang po yan. Sa, pwede hong mag-Indonesia, pwede ho silang mag-Hong Kong. Doon sa triangle? Basta, you know, yung Golden Triangle, ho, Cambodia, pwede po sila dyan. Oo. Opo. So bakit kaya nga ho, kabayan, mapapansin nyo, yung ibang mga hinahanap nating mga involved dito sa Pogo, minsan apat ang passport, lima yung passport. Wow. Opo. Opo. Eh itong si Alice Goh, ilan ba ang passport niyan? Si Alice po, ang hawak niya lang po yung Philippine passport niya eh. Although dati po may Chinese passport yan, ano? Tapos si Cassandra, ganun din po, Philippine passport din po. Okay. Okay. Tumayan! Subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!